Sa Pilipinas nga ba talaga to? Alam nyo ba, isa ako din sa mga content creators na na-offeran para siraan si Maggie Wilson. Pwede rin itong gawin politically. Oh po! Diyan ako, akasa furniture, nakikinig na si Maggie Wilson. To support vlogger or vlog endorsements. Hey po, ay! Kaya ako meron dito alcohol para linisin si Maggie. Aray! Musi mga cancer, ako kapag si Paolo lang. Hindaan natin mga memes ngayon linggo hanggang magkano ba ang dignidad ng isang influencer. Ang sabing tema kay atin na agad simulan. Gano'n tayo ng sulot o sukot? Lagay mo na yung score dyan. Ano kay Kiel? Kinchaya? Kinchaya yun? Pucha pang K-drama levels! Yan ang matibay ang dignidad niyan po. Siya ilalabas ang emosyon pagkaya. Sulot! Ano kaya Beria Things? Long. Pumunta. Pucha, pwede. Pang-ilang mystery na ba yung rosaryo mo, ha? Ah, okay, yun na. Ayun ang misterya ng bakit naubusan kami ng tubig. Kailangan mo ata dyan, ano eh. Holy water ata ang kailangan mo inumin. Sukot po, tsa, libre yun. Ewan ko, hindi ko magkano yung bayad sa mga ganyan. Galing kay society. B, ayoko na dumayo, kailangan na inuman. Halami, bakit na matis? Huwag nyo na i-search sa litter yan ng mga pusa. Ayup ka, sukot. Link, scripted nga from I kay Maggie Wilson. Sukot to eh. Yeah, yung may TF na 8,000. Ikaw makailami mga lumabas sa mga TikTok videos na may alleged smear campaign kay Miss Maggie Wilson. So, sino ba si Miss Maggie Wilson? Butya, tunog pa lang, parang galing Amerika. Siya ay isang British-Filipino personality na sumikat sa GMA. Nagkaroon pa siya ng marami mga gigs bilang isang host at recently bilang isang owner ng Casa Akasa. Hindi yung Akasa sa Demon Slayer. So dito nagkoconnect yung mga lumabas na mga paratang sa kanya ng kanilang experience sa Casa Akasa. So wala na halos yung mga bad reviews sa kanya ng mga influencers sa TikTok dahil nilabas din niya ito sa kanyang mismo Instagram na meron daw script ang mga kanilang mga binabasa na halos pare-pareho para sa 8,000 pesos. Isipin mo lang, 3 million followers. TikTok kasi yan, so wala ka talaga masyadong kikitain dyan kung di mga ganyan. At pumasok daw siya sa loob ng mga ganitong chat groups. May mga ganito nga rin nagme-message sa akin. Pero po, siya 8,000 po eh. 8,000 gusto ko, ano lang, mga halik sa leeg ang kailangan ko. Pero buti na lang talaga sa YouTube tayo. Pero yun nga, pinapakita dito yung kadugyutan at kaskwamihan na iba mga influencers sa social media. Siguro para sa panandalian na nakita na hindi nila alam na meron tong legal repercussions sa kanila. Pwede itong bumalik sa inyo pag pumapayag kayo pumasok sa mga ganitong klaseng pages. At totoo lang, pwede ka naman magbigay ng review. Diba? Pwede ka naman magsabi na yung hinanaing sa social media, yung lagi natin ginagawa, kung meron ka hindi gusto na experience. Diba? Basta siguraduhin mo lang na hindi libelous or slanderous yung mga sinasabi mo. Para experience mo lang ang isang opinion na hindi ka pwedeng kasuhan. Lalo na kung meron ka namang, diba, berry. Mahirap ipanalo sa korte yan. Ito naman yung sagot ni Maggie Wilson. To all the content creators, organizers, and others that participated in this campaign, we have all your names and many of your IDs, places of work, school, etc. Even if the videos were deleted, kasi wala na rin ako nakita eh. Puro ko nakikita lang yung mga public apology. Napapanoorin din natin mga medal, magaling tayo dyan. Many have messaged trying to pass the blame on others. Please DM I am Team Connor on Instagram with all the screenshots of messages from your managers, friends, and others that instructed you on the campaign. Once we receive it, we will decide whether to include you in our legal action through the criminal justice system. We encourage you to present this within the next 24 hours. Kaya within 24 hours, nawala na rin halos yung mga pinost nila. Tulad nito, ito isa tong public apology ni Kim. I'm so sorry. Regarding po ito sa issue between Miss Maggie Wilson and the other side, I am asking for a public apology po. Wow, saan mo po? Na-reverse uno card tayo. Ba't ikaw humihingi ng public apology? Binibigay po yan. Ang tao ang humihingi, influencer ang magbibigay. Ano nangyari kasi, influencer ang binibigyan ng 8,000. The reason why kung bakit ko po tinanggap ang project na para inyo, sa pera. I was once a victim of scam. Almost 30,000 po yung nawala sa... Oh my God. Hindi mo pwedeng gamiting rason yan. Para ang dating niyan is ano eh, hindi ako homophobe kasi meron ako mga kaibigan na bakla. Hindi yung ganun. Hindi yun ganun. Hindi porket nakatikim ka ng scam, pag meron ka narinig na quote, alleged na lang sa scam ng tao na hindi mo muna chinecheck sa sarili mo, di ba porket tirahe lang sa tenga mo, bumira ka na agad. Hindi pwedeng rason yan. But this is not from Akasa Company. At alam nyo ba yung pakiramdam ko nung na-scam ako?
pakiramdam ko mukha akong tanga. Hindi mo kailangan mascam para magmukhang tanga. Pwede ka rin kumuha ng 8,000 para magbigay ng mga paratang na hindi mo na alam kung saan nakapako. Bakit ako mawala ng ganitong kalaking pera? Mas malaki mawawala sa yung pera pag kinasuhan ka ng mga ganong tao na pinagsabihan mo. Nung nabasa ko yung script, hindi na agad ako nagdalawang isip na tanggapin yung project na yon. Ang pumasok sa isip ko, they are using social media influencers for them to be heard. Diba? Hindi sila mapapakinggan kung walang ganito. Estudyante lang ako pero naiintindihan ko yung part ng side na yun. And in the first place, hindi ko po kilala si Miss Maggie Wilson. Yan ang inaamin ko na mali ko. Nag-reach out na po ako kay Miss Maggie Wilson sa Instagram. I asked for an apology. Stop asking for apology. You are giving one. Hindi mo siya hinihingi. Ano ba, baliktad yung ating intindi sa salitang yun. Pero okay lang, sige. I just wish na maayos na to problema na to. Yung mga nawala ng pera or... Baka naghihirap na si Coco. Umukuha na ng 8,000. This should be a lesson to everyone who posts on social media that the moment you mention someone's name or say something bad about their business, be ready to accept the consequences. Now, if you experience something bad with your company, I understand you're just sharing your experience. But if you just received the script and you accepted money to post... yun yung alleged na script eh. Kailangan ma-prove nila yun eh. Yun nga, mukhang naglalabasa na ang kanilang mga pag-expose doon na malalaman natin kung saan nakapupuntaan yan. Please think twice. Now, if you're willing to join the court hearings, if you want to be part of the problem, go ahead, post. But if not, please be mindful before posting anything about someone. Di naman someone eh. I think feeling ko more on the company kasi meron na legal repercussions pag mga ganyan na. Ewan ko hanggang saan naabot yan kasi iba naman ang opinion. Iba ang mas madali makakonect ng mga legal matters pag yun nga, sumisirang puri o nakakasira sa kikitain na isang kumpaya kasi pwede ka nilang pwede kang bawian nun by, sa isang legal action. Pag nakakarindi ko script, naalala ko lagi mga fake pranks eh. Ito ang hirap na script pag nag-iba ang kanyang halaga sa'yo ah. Agad pera pa naman nag-iiba halaga sa'yo. Bumababa din. 50. Pataas pala to. Hindi ko alam na 20 pala eh. Doble. Lagpas doble presyo na po. Inflation. So ito pala yung mga brief at panty ng mga nagsendo. Wala siyempre hirap na kailangan ng bagong pambili. Naiintindihan ko naman yan. Ganyan din ako. Butas-butas na rin. Okay ng butas-butas sa ating brief at panty. Huwag lang ang ating mga pinagsasabi sa social media. Ang ating mga argumento. Yan ang mga pinaka-importante hindi butas. Ano ba? Isa ako din sa mga content creators na na-offeran para siraan si Maggie Wilson. Andrea Pasmado. Offer sa inyo 8K? Pwe! Ba't sa akin 2K lang? Charot, ganda mo. Actually, doon pa lang sa GC na ginawa nung nag-offer. Kahit bayaran ako ng milyon, di ba? Hindi mo gagawin yun. Kung meron pa tayo natitirang konsensya o moralidad bilang mga influencer po. Yan yung kaya sobrang kadiri na ng term na influencer. Sobrang basura na nung vibe yung mga tao nakakasira sa mga, alam mo, yung gusto magbigay ng dagdag na kaalaman, saya, di ba? Kahit anong larangan pa yan. Pero nasa online ba? Yun naman ang diferensya namin sa inyo eh. Diba, di naman kami mas magaling? Diba? Siguro sa ibang aspeto, pero hindi kami parang mas malakas, hindi kami mas malaking tao sa inyo. Pare-pareho lang tayo, pinagkaiba meron lang tayo mga manonood, meron tayo mga supporters, di ba? But bakit natin sisirain yung para sa iilang barya? Eh, naiintindihan ko, may mga tao talagang, alam mo yung kumakayod sa pang-araw-araw, pero di ba, hindi yan worth gawin para dyan. Yung nagre-reklamo, kasi nga, nababash sila sa comment section. Yun lang problema na iba yun, no? Mabash po, tsa, mga salita sa internet, mabash, hindi ka natatakot sa pwede ikaso sa'yo, di ba? Sa mga ganong klaseng statements kahit online. Kahit daw nababash na sila, nice. Bawal pa rin silang mag-delete tayo dyan, ng boy. Video. Pwede lang silang mag-turn off ng comments. La, ganda mo. Alam mo na ngayon, iniisip ko to, pwede rin itong gawin politically, di ba? Napakadali gumawa na isang smear campaign sa isang kandidato na sobrang linis ng track record. Makikita mo gano'ng kadali lang gawin. Partida, ano lang to, mga artista, paano pa mga politiko na milyon-milyon ang galaw? Iba nagbibigay na 8K, baka iba nagbibigay 8 million. Naiisip, di ba, o gano'ng kadali lang yun? Lalo na sa TikTok, di ba, napakasimple, napakadali magpakalat ng mga ganyan. Sana isipin natin yan, lalo pa may nakikita tayo sa internet ng mga spliced, nakakatakot na walang context na pag pinapanood mo ang pangit tignan o sobrang bobo tignan, di ba? I-double check natin lagi. Kaya lagi magpa-fact check. Huwag kayo agad madadala ng mga bias nyo. Anong nabukayo na yung issue, yung nag-offer sa amin nun, ni-remove lahat ng content creators sa GC, tapos pinag-unsend niya lahat ng mga chat niya doon.
At deactivated yung Facebook niya ngayon. La, ganda mo! Lesson yan sa lahat ng mga content creators na gumawa ng video. Mag-fact check muna bago mag-post. And be responsible sa paggamit ng platform nyo. Huwag kayong syunga-syunga, be. Ay, nako. Yun lang. Walang kakasa sa mga tangang yan. Pero sulot sa'yo. Wala ka man 8,000, mayroon kang sulot sa amin. Ang halaga niya ay hindi ko kaya maibigay. Hindi quantifiable ang halaga na isang sulot dito. Kasi sa mga estudyante, ayaw sa thesis, pero wala kang choice. Kahit anong hirap ng buhay mo, huwag mo kakalimutang huwag kumuha ng 8,000. Gumanti bago magpatawad. Tama? Magaling yan. So, Lord, galing kay LZ. Tara ka, Pidya. Ito ata iniisip ng mga influencers sa mga kuha nila. Yun, makakapag, caramel macchiato o dyan sa Starbucks everyday, pwede na ako magkunyaring may kaya, di ba? Pwede na ako magpakun sa social media. Sulot dahil gusto rin natin na mag-guminawa ang buhay natin. Pero huwag natin gamitin sa kredibilidad ng iba. Galing kay Chris, breastfeeding a couple's room. Pucha, matadagdagin na naman agad yung nakain niyo sa breastfeeding. Tingisa sila. Sulot! Ako, mas mahal magkaroon ng anak ha. Ingat kayo, hindi lang yan 8K, pucha. Ano to? Uy, monoblock. Kanina to, walang sarsa. Oh, pucha, ako, akasa furniture. Nagiginig na si Maggie Wilson. Baka kunin niya to, eh. Ah, resolution! Uwiti, pucha. Eh, pucha. Dynamic airflow ba? Sa puwet, sa likod, pucha. Kano ka kadugyot? Yep. Pag mayroon nag-donate, kung may nag-donate ng 8K, naku, may pangalan na agad si Council. Bono Mlock Pro, pucha. Mayroon kayong kilalang furniture shop dyan dahil di ba lilipat tayo. Nakita nyo naman kailangan ko ng bago. Comment nyo nga. Baka magustuhan natin yan. Sulot. Sulot. Pucha. Ito yung bus na nagiging barko din. Yeah. Magkano kayo pamasahe dyan? 8,000 rin ba? Pero magiging ferry. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga barko. Meron na dito eh. Sulot dahil isa tong certified Filipino moment. Like John Ruse. Palo, palo, palo! Palo! Malaki mga premyo dyan. Palo din eh. Palo eh. Palong palo! Palo din. Yari ka boy. Palong palo din yung mga influencers. Ako po, yari kayo dyan. Sulot. Breakfast in bed, POV. Lakas yung mag-trip. Diba ito yung mga content na okay, diba? Tatayin ka sa asawa mo. Pero dinala pa niya yung gas. Uta, hirap lang mamatulog niya. May nagigis. Okay, sasampalin ko sa nilin eh. Ano, nag-iinip ba ako? Ha? Anong... Genjutsu ba to? La naman, so yan. So hindi mo pala to unang beses, hayop ka. Alam na ano yung dessert, eh! Breakfast in bed pero hanggang pang dinner po. Yan ang gusto kong girlfriend, yan ang gusto kong asawa po. Gusto ko yun yung mas iniisip niya, nalulutoy niya lahat, hindi dahil nilulutoy niya sa loob ng kwarto. Wala kang magagawa, boy. Sabi ko sa'yo, ito, demand. Yung isa, demand na makukuha ng mga influencer. Ito, gusto ko. Ayan, nakabukang kakain. O, masarap yung nagluluto. Ay, Estevo, masarap pa ang lululuto ni Jowa. Na. Susup-sup yan. Mag-aaway tayo niya pag hiyan niya mo ako. Nasa lang toyo ka naman si... Ay po, may toyo rin naman. Lahat ng girlfriend may toyo. Tandaan niya. Unlimited. Thank you. Love you po. Sumakit pa yung... sumakit pa yung puso ko doon. Sulot dahil nasulot mo ang puso ko. Mas mahal din magka-jowa. Lagpas 8,000. Main it Monday. Oh, gising for the grind. Mga ganito yung... may alam ko may mga tao hirap sa buhay. Pero ayusin naman natin yung paligid natin. Ano yan? Minsan ang kamote kinakain, minsan nasa social media, minsan nagsishare ng mga fake news. Sakot. Respect the grind na to. Galing kay John Reyes. B, usap tayo. Nako po. Ne! Sabihin ko palang sana may meron bang buwan na lumagpas eh. Ne! Hindi! Okay lang, nakakatipid ako. Ay, joke lang pala lahat eh po. Tsaya, nararaginip lang pala ako. Yay!
Ito lang yung prank na nire-respeto ko. Ayup ka. Ano bang parte doon yung prank? Huwag ka tayo mag-usap, Bi. So what? Galing kay Tring din. Barbie, okay. Barbie, like Barbie, 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 Sulat, bumili ka na ng bagong ano. Hindi naman 8,000 bumili ng bagong Santo Niño eh. Oh! Ano to? Galing kay Rachel, taking pictures in the Philippines, be like. Pictures in the Philippines, be like. Putang ina! Puta, nag-food shaming pa. Alam, hindi importante. Okay, kung gano'n ang manitsura ng paa niya na importante, bakit ka gumaganyan sa harap ng isang gas station? Sa Pilipinas nga ba talaga to? Ayun na. Okay nang ganyan ang paa, basta yung budhi mo hindi kasing itim. Ang paa ni Kuya, hayop ka. Sukot! Hindi mo kukuha sa 8,000 yan. Hindi naman titigil ang gas station para sa'yo. Hindi ka naman sasakyan. Sukot, leche ka, hayop. Galing sa Gabriel Jurado. Oh my God, po, tsang hayop. May kala ko, madidelete na naman yung video, leche. Ever wonder what it'll be like to defy the laws of gravity? Well, let me show ya. Isa ba itong card capture? Isa ba itong Sailor Moon reference? In this structure, we can see that the dangling bottle simply falls off as soon as I let go of my finger. So wow. Why does simply amazing Englishing. Is this from Maggie Wilson? How to stay up defying gravity? Oh! It's simple. Oh so my! Works. Things you need the most when making bridges, buildings, and in times when you're at your sabi lowest. Hindi mo lang kailangan sa engineering, kailangan mo din yan sa pang-araw-araw pag wala kang suporta ng magulang, mga kaibigan mo, ayup sila. In this case, the force of the object pulls and compacts the matchsticks together, making it a solid structure. Di ba nakatakot pag ito kumiskis, pero sunog ang structure. Capable of spreading the weight from the sticks onto the edge of the table. Gusto ko content creator. Hindi mo mababayaran ng edukasyon. Hindi yan 8,000, hindi yan 10,000, hindi yan 1,000,000. Support is very important. Tama. And you can also support me. Priceless ang edukasyon. Please. Maraming salamat, Sailor Milko. Sulat, galing kay Crystal Joan. Pinag-report ka agad kahit hindi ka pa prepared. Mga kababayan ko. Hindi po ako narito. Paano ka hindi naging prepared? Wala kang nakasulat na sa Manila paper. Fellow Filipinos. Now, this is my side. Listen, look and ito listen. Ito rin yung energy ng mga naglabas ng public authority. Hindi ko na pwede tuloy ba? Baka copyright tayo, magagalit si Tito Ra. Happy nyo, agali kay Jessac Dalla wrote a quick poem based from this post. Basang tae. Shouts the prophet in the train, his voice sinking with a depth and a desperation as ancient as an ocean. Before him, the space once drowning with the impatience of men parted, like how the Red Sea tore itself into half bodies before Moses. The crowd in the train was to remember, all things must move before God. Kaso na, ano pinagbasihan nyo to? Sobrang skip ngayon sa MRT, may lalaki di makalabas sa sumigaw ng basang tae. Teka, kahawi talaga yan. Tsaka ano, mainit. Ayoko. Iwas agad yung mga yan. Ayaw nyo magsitabi ha. Hayop kayo. Ayan. Sulat. A very poet. At ito naman lumabas sa poet ang kanyang sinabi. Mga gusto ko mga puwet eh. Ta Mr. Bunny Cafe. You do not support vlogger or vlog endorsements. No matter how famous you are in the whole of Negros. Oh! Occidental. If the exchange that is what that we... Buta, marunong ka ba magsalita? If the exchange is what we pay for your transportation to and from, and then serve you all of our best sellers from the menu. If you truly want to help small businesses like ours, you should support our business by making a purchase and vlogging about your experience. Instead of taking advantage, we should appreciate vloggers who willingly spend from their own pockets. Wala nga sila pambili, kailangan yun ang 8,000 eh. To buy from us and vlog about us rather than expecting free food and drinks in exchange for a vlog. Pwe! Mga basura na influencers kayong lahat, mga ganyan, kadiri kayo. Naintindihan ko kanyan kung lumapit sa inyo, pwede po ba kayo pumunta rito? Libre po namin pagkain nyo and transport. Sige, go kung gusto nyo supportahan. Pero kung lalapit, kung sila pa magme-message, si mami kunin, hindi wala akong pambili. Kaya magkatong na ako.
Diba? I'm sure mga gumagawa nito yung mga sa TikTok kasi mayroon nga naman magkaroon ng ads dyan dahil wala naman halos. Sa other side naman ng issue na to, mayroon mga netizens na nagsasabi na yung post ay nagpapakita ng pagkukulang sa professionalism kasi tama nga naman, marami nga naman mga businesses na ginagawa mga influencers para makipag-collab at magkaroon ng mga campaign. In the long run, in the long term, magkakaroon sila ng mas mahabang mga pagsasama. So pwede mo namin i-accept or decline. So yung mismong pagpo-post ang issue dito ng ibang mga netizens. Bakit pa kailangan sabihin, di ba? Nakakahiya. Tulad din sinabi rito, define the word offer. You have the choice to decline it. You have the choice to take it. Post it this for cloud is very unprofessional. It makes you look desperate. Totoo. Meron siguro mas matalinong paraan para i-post itong nangyaring ito. Pero ito yung kinuha niya. Siguro mas gusto rin niyang mag-viral, makakuha ng onting likes at views. Kasi kung isipin mo naman, kung papabayaan mo lang, di ba? Lahat na magsasabi niya, oh, ayaw mo nung business ko out. Ako bilang isang influencer, ayaw mo. O di ba, kuha ko ibang tao. So magkakaroon at magkakaroon talaga na mga papayag dyan. Kung naalala nyo dati na pag-usapan natin yan doon sa yung sa pa-shoutout, yung shoutout sa kanya ibabayad, meron at meron namang kakagat doon eh. Wala namang masama doon. May mga tao naman talaga na komportable na yun lang ang kikitain na okay na ako sa shoutout kasi kisimula pa lang naman ako. Yung mismong point nung cafe na ayaw nila ng mga ganong tao, perfectly valid din naman yun eh. Pwede rin naman i-post. So kasi una-una, hindi naman nila pinahiya. Hindi nga nila sinabi kung sino. So kung meron tayong pag-uusapan tungkol sa professionalism, andoon yung parte na yun. Siyempre, meron pa rin mas magandang paraan. Lagi naman meron mas magandang paraan. Pero ito yung nakinuha niyang course of action. At ito ang gusto. Ito yung mga topics na mag-viral talaga tulad nito. Kasi kung hindi ito pinost, hindi wala makakaalam. Yun yung collateral damage na kailangan nitong matikman. Valid din naman tong point na to. Pero mas nagsaside ako dito doon sa establishment. Kasi nakita ko na to in action. At nakikita ko rin sa mga nagbe-business din sa side ko din. Kudos kay sa pag-call out ng Mr. Bunny Cafe dito. Mga ganitong klaseng tao, mga kakahayop-hayop. May naroon na panood eh. Hindi ko lang kung sa Hunger ba yan. Mahilig kasi ako manood ng mga parang chef, mga chef ng mga films or series. Meron doon parang tatlo sila Instagrammers na meron 20,000 followers daw. So pinapakita daw nila doon sa chef. Can we get the best from your menu? Gumaganon siya. Pinapakita niya. Kasi 20,000 kami, pwede gusto namin i-plug eh. Pero syempre yun nga eh. Parang mini-mirror lang nila yung mga ganong klaseng tao na makatikim lang ng onting fame, makatikim lang ng onting sarap sa ginhawa ng social media. Lumalaki yung ulo at nakakalimutan na tanga sila na meron lang camera na marunong na mag-upload sa social media na kahit sinong unggoy ay kaya gawin. So kung may makita yung mga itong vloggers na kapal ang mukha, i-call out nyo tapos duraan nyo yung pagkain nila para ako dudura. Tue, basura. Puta, ganun din namang kalapot ang laman ng kanilang mga utak. Sulot yan dahil na-call out sila. Ay galing kay Kevin Bola. It's an old photo taken last year at LRT2 Recto Stage. Gito sa Pilipinas eh. Kukunin na iyong pag-angat. Diba, hindi ka makakaangat. Hatakan dito pababa. Parang yung mga business owners na hindi makakabawi ng kanilang kapital kung may mga ganong klaseng vloggers online. Magkano ba ang dignidad ng isang vlogger? Diba? Umiikot na rayo, pucha. Nakakatawa to photo na to. No? Alam mo kasi iba context niya. I'm sure iba to. Iba yung daladala nila. Ito rin ako pag gusto ko rin umangat sa buhay. Itong dalawa, itong kainan nyo at yung guardian, yung mga relatives mo, mga tropa mong backstabber. Ito ka, na gumagamit lang ng tulong. Sukot kay Melski. Ako paamunin mo na walang pansin na yung sobrang arabini. Ako din kasi, ewan ko, dati kasi kala ko modus. Ganun lang, di ko titignan yung bahala ka dyan. Abuti lang safe. Ocha, sulot! Yan ang gusto ko, may digdidad. Ocha, hindi tayo papatalo. It only interconnects. Prepeng yung ano lang, may pangalan mo na lang. May mga ganun yung tao. No? Pero mabuti yan para wala mga kupal. Di ba, pag pinagbigyan mo, mga ibang vlogger, aabusuhin nila. Kagagatasin nila yung mga ganyan. Ako, yan ako meron nito alcohol para linisin mga ganyan. May mainit pala sa mata. Ara! Ganito kasukot yung mga pinapanood ko po dyan. Pa-content lang eh! Nagising ako dun ha. May kape ako dito pa. Nagising ako dun sa alcohol sa mata. Ito talaga kung gusto nyo maging commentary channel na gusto. Kung gusto mang call out na mga itong hayop na mga tao. Kailangan nyo ma-experience mga alcohol sa mata. Hindi ko nire-recommend bilang isang food vlogger. Hindi ko nire-recommend mag-alcohol kayo sa mata. Nasabihin ko sana yung joke na kaya ako meron ito para ma-disinfect pero tumama sa mata ko. Sulot! Okay, ayoko na. Nalalabo na yung mata ko. Ano to? Galing kay good vibes. Ito, kailangan ko. Yung tito mo! Ay! Bigyan mo ng creep walk! Bigyan mo ng creep walk! Tapos kuha ng buha pulutan! Ay! Tagayan mo na yung puto! Woo! Ay mo! Ay!
Hindi mo na kailangan ng mga babae sa bar. Meron kang tropang... lip. Meron kang tropang maangas sumayaw. Kung meron kang tropang lip sumayaw, di ba? Eh. Nakalagot ka ako dito. Ito ba nalaman mo na mas marami siya ininom kaysa pinapakmapulutan? Ito ang gusto ko. Ito yung mga dapat binibigyan ng medal. Bigyan mo medal yan. Sulat to sulat ka sa akin. May 8,000 sa akin yan. Idol. Hey, ako wag nyo na masyado pagsayawin yan. Mocha, pag pinawis yung ininom niya, wala na. Iinom na naman yan. At pauli. Ito yung mga netizens, ito kami mga influencers. Tinabaw ko, meron kami bibenda ko para magsabi ng mga stop. At doon natatapos sa ating mga sunod-sunod ngayon nung nanalo ba ang dignidad, nanalo ba ang 8,000, ito yung like, share sa mga may dignidad nyo pang friends. Huwag nyo na subscribe, Paolo lang mamaalam. Shoo!